Kasi naging driver siya sa akin for 1.5 years. Tapos pagdating na ng eleksyon, sabi niya sa akin, Kitty, dahil Inday yung tawag niya sa akin, hindi naman ako kontento ng sweldo ng pagiging driver kasi apat yung anak ko. Nahihiya na ako sa asawa ko, si Ate Jean mo, na konti lang daw yung kita niya. Eh sabi ko nga sa kanya, ano ang tingin ng mga tao sa'yo, igaling tayo kay Governor Digamo, tapos lilipat ka sa mga Devises. Sabi ko pa nga sa kanya, kasi na-instill sa utak ko na ang mga Devises ay mga talaga na instill sa utak ko mamamatay tao, mga warlord sila, kasi yun ang sabi ni nung Roel sa amin. Manong yung tawag namin sa kanya. Kahit ako ngayon, galit na ang... Hindi ka naman siya kailang sabihan na ganoon ang mga Devises dahil taga doon ka man. Malalaman mo naman yan kung ano talaga sino at sino doon sa probinsya nyo. Kailangan ka pa bang i-doctrinate ni Governor Roel Digamo na ganun kasama yung mga Teves. Ganun mo siguro. Pero sa tingin ko po, Mr. Chair, base po, patapusin mo muna ako, Mayor Chanis. Both the Teveses and the Digamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit yung mga anak namin, Mr. Chair. May 1 year old pa po kaming anak. Kung hindi lang pinagpaparil yung bahay namin, kasi after the Senate hearing, di ba na, after yun, na-discuss niyo yung Congress Pipino Cornelio na case at sabi mo, I want to dig it deeper para malaman ko kung sino talaga ang culprit. Nagtapos doon ang hearing. Pagka madaling araw ng Thursday, Wednesday yung nagtapos, saka na doon, pinagpaparil yung bahay namin. Tapusin ko po, pumunta doon si Kuya. Sandali, during the hearing? After the hearing ng Wednesday afternoon, madaling araw, di ba nagtapos kayo ng April 20? Oh. Wednesday? Yes. And madaling araw ng April 21 at 1 a.m. pinagbabaril po yung bahay namin. Meron po akong USB para makita po yung video na kuha ng CCTV namin po. Tapusin ko muna. Sandali, anong nangyari sa bahay niyo? Paano? Yung nakita talaga na bullets is 5 bullets, pero after na, napaklatter na namin, pero after nakuha na namin mga 8 bullets, 45 caliber po yung ginagamit. Bakit? Ano tingin mo? Bakit in-snapping yung bahay mo? Anong pakialam mo? Hindi ka magkasama sa hearing. Wala ka man dito. Mr. Chair, bakit? Si Kuya Piniero pumunta yun sa bahay namin. Tapos doon niya sinabi sa amin, sabi ko nga sa kanya, hindi totoo yung sinasabi mo. Di ba Kuya Piniero, una kong gisultini mo, hindi totoo yung sinasabi mo kasi kilala ko si Nung Roel. Kaila ko. August 6, 2020, birthday yun ang kapatid ko. Bakit? Kasi nandun siya, tapos natakot ako kasi after yun ng search warrant... Bakit ka matakot na pinalapit man kaya siya ni Governor Digamo sa'yo para tulungan mo? Eh bakit ka matakot sa kanya? During the time po, Mr. Chair, magkaaway na kami ni Governor Digamo, pero tumawag siya sa akin para tulungan si Kuya Piniero. Eh ako naman, kilala ko si Kuya Piniero, mahal ko lahat ng mga bodyguards ni Governor Digamo. Alam niya ni Kuya Piniero. Tapos sinabi niya sa akin, sabi ko nga sa kanya, wag mong bakit sinabi mo sa akin na inutusan lang daw siya pero hindi siya kasama doon sa pumaril talaga? Sinabi ni Piniero sa'yo yan? Oo, sinabi niya, hindi lang ako yung nakinig. Inutusan lang siya? Inutusan lang siya, siya lang yung lookout, nandun lang daw siya sa sasakyan. Tapos nagsabi na siya kung sino yung mga kasamahan niya, yung si Sunny Lazaro, siya yung in-charge sa GSO, kung hihiram ka ng sasakyan, dun ka mag-ano sa kanya. Tapos si Sunny Lazaro, si Kent Martinez po, head yun ng GSO. Hindi kasi namin alam lahat ito. Hindi namin alam kung hindi so, siya nagsabi sa amin. So yan ang sinabi ni Piniero sa'yo? Opo. Ano? Bago yung ano? Ha? Hindi. Kung ka mag-smile sa akin, hindi ako natatawa.
Yes, Your Honor. Hindi ako masaya sa yes, mga allegation na ito. Huwag kang magpasmayal-smayal dyan. Dahil pwede siya hindi nakakatawa itong sitwasyon na ito. Mr. Chair. Yan, dali lang, sandali lang. Kinukuha ko lang yung pan, reaction niya. Ano? Hindi, totoo yan, Your Honor. Yung sinasabi niya, hindi totoo. Yes, Your Honor. Kasi... Sige, pariyo. Ganito ha, Miss... yes po. Pariyo kayong under oath. Yes po. Pag may map, discovery ako dito, one of you is lying. Papakulong ko kayo sa silong, yes, ha? Sa baba, bilang ha? Po ako. Sabi kulong. Ko sa inyo. Kung hindi ako nagsasalita. Alam mo, Mr. Chair, pinakapalan ko na yung mukha ko nang humarap ako kay President Duterte. Alam ko na si President, hindi ka pwedeng magsinungaling sa kanya kasi sabi nga niya sa kanya nung nagkausap kami, 11 p.m. doon sa wake ni Fiscal Tan na kaibigan niya, hanggang 2 a.m. sabi, pinakita ko sa kanya yung ano, mga evidence kong dala against the Digamo. Sabi niya, hindi na kailangan yan. Nakita ko sa mga mata mo at sa asawa mo kung gaano kasinsir at totoo yung sinasabi niyo. Hindi ko balak pupunta dito sa Senate kasi maliit pa yung mga anak ko. Kung alam ko lang na nung panahon na tinulungan ko si Kuya Piñero at mamiligro yung buhay namin ngayon, sana hindi ko na tinulungan. Alam na alam yan, even attorney Anong ino. Anong tulong ginawa mo? Anong tulong ginawa? Ako po yung tumawag, yung sinabi ni Colonel Tolentino na nag-meet sila sa common friend. Kami po yung common friend nila. Doon sila sa bahay namin talaga nag-meet. Hindi lang ako. Nandito yung si Pastor Nala. In your hand, standby ka muna. Magsalita ka. Good afternoon po. Good Senator. Yes.